Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon naman ay pag-usapan natin yung mga top trending stocks sa PSE. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si all button para palagi po kayong ma-update and manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. And kanina lang is nakapag-upload na tayo ng first video for today. Yan, pakicheck na lang under videos tab. So ngayon mag-start na tayo. At unahin natin si Aisen. Let's see guys kung ano yung makikita natin at may bibigay nating ideas about sa mga charts, no? Especially dito sa ating topic, top trending stocks. So unahin natin si ION. O kaya ano ba nangyari? Uhoy, so medyo kumbaga nag-rally ulit to. Solid. Okay, bounce. We have here. So ito na yung typical na sinasabi natin, ano, na pullback, okay, from here sa may overbought tapos bounce. Okay, kasi dito pwedeng mag-play out yung bearish divergence. Okay, so right now we have here high tas lower high. And of course, kung pagbabasihan po natin chart, still pwede pa rin itong mag-extend. And kung bibilangin natin to, okay, possible ABC or 1, 2, 3, 4, 5, eh. Elliott wave, ano? Okay, impulsive wave to, 1, 2, 3, 4, 5. So right now, etong pump-pif, so tignan natin kung hanggang saan yung itataas pa nyan, no? So ngayon, try natin gumamit ng extension, ano? Okay, from swing low down to swing high. Swing low, tapos swing high. Tapos ibalik natin sa swing low. Okay. So right now, ang possible target kasi ito eh. Si 0.618 is na hit na, which here sa 1.24. And kung titignan natin, doon po siya na-reject, oh. Diba? And yung next target, ito sa 1.33. So, ngayon, tignan natin kung meron ba confluence dito sa ating chart. Especially dito sa horizontal resistance natin. Malapit sa 1.33. Based po dun sa ano natin, ano? Extension tool. 1.33. Extend natin ng konti. So, dito guys. I think pwede naman. Pwede, pero kung mag-adjust tayo ng konti sa 1.26, meron na din kasi doon. Tapos dito 1.39, pwede rin dito 38. So mag-adjust tayo ng konti. Ayan. Sa 1.38, so possible dyan, ano? Ayan. Pero based dito, ay sa 1.33. Okay, so tignan natin yung setup na ganito. So yun nga lang kasi is nakakatakot na, ano. Ayan, so pwede na mag-play out yung bearish divergence. Pero still pwede pa rin itong mag-extend upside. Ayan, 200 day, still goods pa naman kasi siya ay nasa taas. Ayan, pa-uptrend siya ngayon eh, itong si Ayan. Then sa weekly, yun nga lang, overbought ni, no? And of course, still pwedeng mag ano to, kumbaga mag-extend. So yun nga lang, nakakatakot kung ikaw ay papasok pa lang. Ayan. Next one. FCG. For FCG guys, check natin FCG, tas balik tayo sa daily chart for FCG. Oops, rally. Okay. From here sa oversold area tapos nag-spike upside. So ngayon, i-check natin. Still, okay, parang may trend line tayo dito. Set up muna natin. No breakout, guys. Okay, so wala pang breakout dito. Ayan sa ating RSI. Tapos dito naman, i-check din po natin for FCG. Okay, so halos retest lang to. Retest. 1, 2, 3, tas pang 4. No? So right now, pwede natin i-consider na support.
Saan? Ito, 0.71. Malapit dito na sa 0.709. And kung mag-round off nga tayo, ang tatamaan nun 0.71, which is somewhere here. Malapit dito, guys. Ayan. So, check natin to, no? 200. Rates, guys, sa 200. And of course, pagka ganito ang setup, so wag mo na mag-e-enter. Especially pagka umuntog na dito sa may 200. Ayan. So going back here. Okay, punta naman tayo. APX. Okay. Let's hide it first. Tapos APX. For APX, guys. Okay. So nag-ano na dito, no? Nag-breakout, guys. Ayan, sa falling wedge pattern. Push upside. And right now, yung target natin dito is, wait lang. So ang target natin, eto, si 3.08, eh. Diba? Ayan, pero na-hit na siya actually dito, guys, eh. So ngayon, pwedeng mag-retest ulit dito. Ayan, sa may 3.08. Tapos 200 day, still goods pa naman. Parang same lang to ni FCG, ano? Okay, parang continuation to. Ayan. So of course, yung target natin dalawa, 3.08 saka 3.26. Okay, tas yung support, of course, don't forget, 2.81. Kasi fresh breakout to, guys. Let's see kung hanggang saan siya, ano? Ayan. Next, APX, tapos alter. Let's see this one, alter. Check. Alter, okay. Pababa ng pababa. Typical bounce lang to. Tapos we have here a bullish divergence. Higher low. So RSI. Tapos we have here lower low. Low, tas lower low. Ayan. So, ano to? Divergence to, guys, no? Pero still bearish pa rin to, of course. Lower high, tas lower low. Okay? So, right now, retest lang to, actually. So, saan yun? Dito. Ayan. 0.92, of course. Okay? Pero kung makakapanik yan, possible natin i-target ito. Ayan. 0.96. So, kung mare-reject, ayan sa 0.92 kasi resistance na yan, still pwede tayong bumalik sa 0.85 or even mag-create tayo ng tower low pa. Ayan. Next, alter, tapos monde, nisin. So, right now, okay, pababa pa rin to, eh. Diba? Still pababa. Pero halos nakadikit na dito sa oversold area, no? Itong si Monde. Ayan. So, yun nga lang. Lalaglag na kasi dito. O, diba sa may trend line natin. So, medyo ano na siya, no? Kumbaga, naka-off na yung kanyang trend line dito. Just in case, so, silipin natin. Maybe pwede, possible. Check nga natin. Pwede ba? So, nga lang, parang medyo pilit, no? Medyo pilit. Okay. So far, ito muna. Ayan, malapit sa 7.96. So, tignan natin kung gaano kalalim pa to. Pero, meron pa to ilalalim, guys. Ayan, kasi naka-ano pa lang dito, eh. So, di pa siya naka-baon dito, no? Sa oversold area. Ayan, so, meron pa tong hulog. Next, PHR. Last po natin to. Last but not the least, PHR. Silip. Okay, so, rally rin to. Tapos meron tayo ditong gap
down, ano? Gap down, guys. Okay, pwede ma-fill dyan, pero of course, so, dapat mag-retest muna dito sa 0.71. Malapit yan, ano? Kasi may resistance. Of course, if we will add, okay, a resistance, especially dito sa may horizontal, ayan, 0.64, pwede po natin yan i-consider as a resistance. Okay, tapos overbought na rin to as well. So, mag-extend, of course, pwede, yun nga, ito muna ang ano natin, first target, 0.71. Next na lang to, no, para ma-fill si gap down. So, saan yun? Para ma-fill si gap down. Dito, malapit. Wait lang. 0.77. Ayan. And of course, yung support. Don't forget, of course. So, kailangan din natin ng ano dito, supporta. So, dito, pwede 0.58 eh. Ayan, pero meron ditong gap up. Okay. So, i-check natin sa lower time frame for our chart. So, saan marami? Maraming untog. Ayan, kasi ito, pwede natin to i-adjust eh. Especially dito sa lower time frame. So, of course, mag-iiba yan. Ano? So, for now, dito pwede 0.57 saka dito sa 0.58. May gitling nga ano. Ayan. So typical ano lang to. Typical rally. Okay, ayan na. And overbought na rin dito. May confluence tayo ah sa daily chart saka sa ano, ayan, sa lower time frame. Kaya medyo ingat lang. And tingnan natin kasi sa part na to, let's see kung siya ay magkakaroon ng confirmation candlestick na siya ay magre-reverse tomorrow, no? And if not, so of course, eh, dapat mag-breakout tayo dito sa may resistance na yan, sa 0.64. So I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa muling panonood sa ating pagbabalik, ano? Ayan, dito lang yan sa ating channel, Stock Play. And syempre, don't forget, like and subscribe sa ating channel at sa mga susunod pa nating mga videos ay sama-sama po nating alamin. Ayan. Yung mga charts na i-explain natin. At maraming salamat po ulit at see you po sa next video. Bye-bye!